Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Ito po ulit ang inyong kaibigang exorcist, si Father RICARTHY MACALINO, isa sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Office of Exorcism. Sa June 13 po, which is tomorrow, atin pong inaalala ang kapistahan ni San Antonio de Padua. Madalas po, ang alam natin patungkol sa kanyang buhay ay siya ay isang miracle worker, powerful intercessor, o pangalawa naman, isa po siyang patron ng mga bagay na nawawala, patron saint of lost things or persons. Pero isang detalye po na hindi natin alam sa kanya, ay isa rin po siyang santo na makapangyarihan na kung saan bilang isang patron sa ating fight against Satan and his demons. Si San Antonio de Padua po, kinalaban din niya ang demonyo physically sa kanyang buhay. Tatlong bagay po ang ating pag-uusapan sa kanya. Una, bakit siya kinatatakutan ni Satanas at ng demonyo? Pangalawa, paano siya inaatake ng mga demonyo sa kanyang buhay? At pangatlo, paano ba na-compose yung panalangin na short exorcism prayer na attributed sa kanya? Punta po tayo dun sa una. Saint Antonio of Padua is very much feared by the devil and his demon precisely because of his deep prayer life, because of his devotion to the Holy Child, and because of his devotion to the Blessed Virgin Mary. Isa pong common yan sa lahat ng mga santo, that they have this deep relationship with the Lord, with their patron saints, the Blessed Mother, in showcasing their prayer life. So kinatatakutan po ng demonyo, ng mga demonyo si San Antonio de Padua dahil sa kanyang malalim na relasyon sa Panginoon. Di ba po sa wikang Griego, ang salitang diablo ay nanggaling po sa diabolos. Ang ibig sabihin pong ng diabolos is to separate, to divide. Kaya po ang unang-unang ginagawa ng kalaban ng Diyos ni Satanas at kanyang mga demonyo ay inilalayo tayo sa Diyos. Therefore, pag malapit tayo sa Diyos sa magitan ng buhay panalangin, tayo kakatatakutan or kinatatakutan ni Satanas at ng kanyang mga demonyo. This is the reason why Saint Anthony is very much feared by the devil himself and his demon. It is because of his deep relationship with the Lord in prayer and his deep devotion to the Holy Child and to the Blessed Mother. Pangalawa po, laging nararanasan ni San Antonio ang presensya ng mga demonyo pagtuwing siya ay nagdarasal. Merong mga distractions po, merong mga distraction na dumarating sa kanya each time he contemplate the mysteries of God in his prayer life. Pero madalas, nakukuha niyang mapagtagumpay nito because each time na dumarating ang mga disturbances na yan, ang ginagawa lang niya, he make the sign of the cross upon himself and evil spirits vanish before him. So sa buhay ni San Antonio de Padua, nakikita natin na yung palang simpleng pag-aantanda ng krus ay isang makapangyarihan na exorcism na kung saan kung merong mga demonyo man sa paligid natin sila dumalayo dahil sa magitan ng krus ni Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay tayo iniligtas sa lahat ng masama at natanggap natin ang kapangyarihan ng kaligtasan. Dito po sa pangalawang episode na to or pangalawang tagpo sa buhay panalangin na dinidistract siya, pero po mga companions, minsan si Saint Antonio Padua nakasama niyang nagdadasal. And then after the prayer, sinugo niya sa isang kanilang benefactor na napakabait na tumutulong sa kanila,
in order for them to survive, siya yung nagpo-provide ng kanilang basic need, lalong-lalo na po yung food. At siya yung mga, at yung kanilang mga ministry po to the hungry, siya din po yung nagbibigay. One time po after the prayer, pinadala, isinugo ni San Antonio yung kanyang mga kaibigan to go to that particular benefactor to ask for his donation na tinapay, pagkain, para mag-survive sila for a week or month at para matulungan din yung mga nagugutom. Nung papunta po sila doon, nagdadasal sila, meron silang nakitang distraction. There were many wicked people na tinatry sirain, sunugin yung bahay ng kanilang benefactor. Natakot sila at bumalik kay San Antonio de Padua. Pagbalik nila, sabi nila kay Father Anthony, Father Anthony, hindi na kami tumuloy dun sa taong benefactor natin kasi natakot kaming masaktan. Merong nagtatry na magsira, sumunog ng kanyang bahay, kaya hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng makakain natin at ipapakain natin sa ating mga tinutulungan. Ang sagot po ni San Antonio sa kanila, hindi nyo na-realize yun ay mga demonyo. That is a deception of the devil and his demons preventing us to go to that person para i-provide ang ating pangangailangan dahil mamamatay tayo from starving and also the people we help. Alam niyo po, dali-dali silang pinabalik ni San Antonio de Padua sa lugar ng bahay ng kanilang benefactor. And to their surprise, the house is completely okay. Walang destruction, walang nangyaring kasiraan. At kinumusta nila, okay naman siya. Kanina ko pa kayo hinihintay para tanggapin ng donation kong pagkain para sa inyo at sa mga tinutulungan natin. Pagbalik nila, kinwento nila kay San Antonio de Padua. Ayan ang fruit ng dasal, sabi ni San Antonio. When our prayer is not deep enough, when our relationship to the Lord is not that deep, we will be deceived. Marami yung mga deception na kung saan ililito tayo ng kalaban ng Diyos. We must be very prayerful and very discerning. Pangatlo po, there is this famous prayer attributed to Saint Anthony of Padua. At kilala po ito bilang the brief exorcism prayer or short exorcism prayer. Ito po yung dasal na Ecce crucem domini fugite partes adversae vicit leo de tribo huda dradix David alleluia. Or in English, behold the cross of the Lord, begone all evil powers, the lion of the tribe of Judah, the root of David has conquered. Alleluia. Paano po ba nagsimula ito? Sinulat ba ito ni San Antonio de Padua mismo? Ito po ang kwento niyan. Nung minsan po, meron pong isang babae na kung saan meron siyang demonic obsession. Yung demonic obsession po na kanyang nararanasan ay meron siyang evil thoughts. Tinatakot siya ng presensya ng mga demonyo sa kanyang buhay and that woman Siri is hearing voices, demonic voices telling her, kung hindi mo lulunurin yung sarili mo sa isang ilog, masasaktan ang lahat ng pamilya mo. Magkakaroon ng misfortune ang lahat ng kamag-anak mo at kaibigan mo. So natatakot siya, araw-araw naririnig niya yan. Finally, nag-decide na siya na iligtas ang kanyang mga pamilya sa misfortune, bad luck, na masaktan sila para siya na lang. Mag-decide na siya na lulunurin ang kanyang sarili sa isang ilog. But before she went to the river, pumunta po siya sa isang kapilya na hawak ng mga Pransiskano. Meron po siyang nakitang statue ng Panginoon Hesukristo at ng mga santo doon. And pagpasok po niya doon sa chapel na yon, Saint Anthony of Padua appeared to her, telling her, "Do not be afraid. The Lord is with you. I will pray for you." So pinagdasal siya ni San Antonio de Padua. He traced the sign of the cross sa kanya at nawala yung takot niya.
And then yung babaeng yon, bago po siya mapunta sa ilog na kung saan niya lulunurin yung kanyang sarili, nakatulog po siya sa kapilya, in peace. When she awoke, meron po siyang nakitang piece of paper. At ang nakasulat po sa piece of paper ay ito po, Ecce crucem domini fugite partes adversae, vicet leo de tribo huda radix David, alleluia. Behold, the cross of the Lord began to evil powers. The lion of the tribe of Judah, the root of David has conquered. Alleluia. Since then po, yung babaeng yun, lagi niyang dinadasal yun, yung dasal na yun, yung short exorcism prayer of St. Anthony of Padua. At hindi niya na naranasan kailanman ang kapangyarihan ng demonyo, ng mga demonyo, at ni Satanas mismo. At yun po'y kumalat ang tradisyon na yun. Kaya po kumalat sa mga Pransiskano sa inang simbahan ang short exorcism prayer na yun na pinamagatang the short exorcism prayer of St. Anthony of Padua that Anthony of Padua himself composed and gave to that woman tormented by demons through demonic obsession of killing herself or committing suicide. Mga kapatid, ngayon pong panahon ng pandemya, marami pong na-stress, marami pong napupunta sa state of anxiety, marami pong nasa depression. And since last year, we heard people committing suicides through this difficulty brought by the pandemic. Madalas po, in the Ministry of Spiritual Liberation and Exorcism, ito po'y pinofall natin under the category of demonic obsession na meron tayong evil thoughts of killing ourselves or committing suicides. Pag ganun po, ang gagawin natin, we pray to the Lord for protection. We pray for prayer for protection or we make the sign of the cross dahil powerful exorcism yan, kahit short, or we pray the Ecce crucem domini fugite partes adversae vicet leo de tribo huda radix David, alleluia. Ito po'y makapangyarihan na dasal po laban sa lahat ng anxiety, depression, demonic obsession or demonic obsession. May we always use this prayer given to us in the church through St. Anthony of Padua. Behold, the cross of the Lord began all evil powers. The lion of the tribe of Judah, the root of David has conquered. Alleluia. Ngayon po, magtapos po tayo sa prayer for cleansing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our head down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and repress our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hanggang sa muli po, kita-kita po tayo sa susunod na episode ng ating Usapang Exorcism at Spiritual Liberation.